Nagbabalik po ang huntahang ligal. Ako mga kasambahay, katulad po na nabanggit ni Atty ni M kanina, ang ating pong topic ngayon po ay ang kasambahay. Napaka-importante. Mm-hmm. Di ba? Bakit nga ba sa sobrang hinabahan ba ng panahon, hindi ka ganda na naisipan na dapat magkaroon ng kasambahay? Mm-hmm. Of course, ito po naman ay hindi ganun pa rin nagtatagal na batas. At ito po yung sa kasalukuyang pinapatupad na may implementing rules and regulations. Yes. At ito po yung in effect. Opo. Ha? Baka po yung akala ng iba eh, hindi ito in effect. Hindi pa, baka panukalang batas, effective na po ito. Napaka-ironic. Nung una itong ipinanukala at pinagdidibatihan, natatandaan ko, meron din tayo noong huntahang legal na nasa sa mobile booth. Mm. At nung tinatalakay namin ito, doon ako pumunta mismo kasi dinadala ko yung booth eh. Doon kami pumunta sa Tasmirinas Village. Biro mo mga guests ko doon, mga tumataas doon, yung mga, siyempre, yung mga Inglesero doon na paano ba yun? Am I going to enroll? May ganyan-ganyan. Like that. Oo. Like English. Ayan. Ipakilala mo na yung panoorin natin ito ni M. Kailangan pa ba ng intro? Of course. Parang bagong-bago. Yan. Ang ating resource person ngayong umaga ay Professor of Law, may Doctor of Education, MCLE Lecturer and Bar Reviewer, Author of Labor Laws and Social Legislations Book, Labor Law Expert, and more importantly, may Professor in Law School not once, not twice, but 7 times. Oh, and my faculty member. Yes. At the PLM College of Law. Yes. Oh, the most sought after in Labor Law. No other than Dean Cecilia Duka. Sir, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Attorney Mimi, Attorney Jim. Buti na lang, walang pasok. Nahila natin itong si Dean. Nung nakaraan, sir, ha, nung guest natin si Dean Duka, pinangako talaga na dapat pag-usapan itong kasama. At saka mas maganda talaga, alam mo, ang isa sa mga advocacy kasi ni Dean, syempre education yan eh. Yes. Okay. More than being a lawyer, educator talaga. Yes. Diyan nagsimula si Dean and therefore gusto niya. Sa isa kasing educator, sa dugo mo nananalita yung makapagbigay ka, makapag-contribute ka sa mga sa kaalaman, hindi lang kabataan, kundi ng kababayan. Po. Yes. Yes. Yes, pag-usapan natin ngayon kasambahay law. Apo. Sa batas ba, sir, sino ang isang kasambahay? Ayon po dun sa Section 4 ng batas, ang kasambahay kasama ho yung mga general house help, yung yaya, yung gardener, cook, etc. Pero excluded ho dito yung mga tao na occasional lamang or sporadic yung paggawa nila. Halimbawa, excluded? Opo, hindi sila kasama. Halimbawa ho yung inyong tagalaba. Tinatawag nyo isang beses sa linggo o 2 beses sa buwan, hindi ho mag-a-apply sa kanya itong batas na ito. Dahil hindi ito profession niya. Papaano naman, sir, kung meron tinatatawagan din na, papunta ka muna dito, Jong. Ikaw ang maglinis ka nga muna itong aking bahay. Mm-hmm. So, hindi rin ho mag-a-apply sa kanya yung batas na ito. Sir, ano po yung driver po? Yung driver ho, kung talagang araw-araw mo siya pinagdadrive o regular, kasama siya doon. Mm-hmm. Pero kung let's say pag tinatamad ka lang at lang. Saka mo lang siya ipagdadrive in, hindi siya kasama doon. Papaano, sir, kung merong, halimbawa ako po, ako yung nasa bahay. Mm-hmm. Pagkatapos meron ako mga 4 na tauhan. Tauhan na muna ang itawag natin. Mm-hmm. Pagkatapos itong mga 4 na to, hindi naman sila tagalinis ng bahay, hindi rin naman sila taga-drive. Mm-hmm. Kung hindi, meron kasi akong maliit na negosyo. Mm-hmm. Sabihin na natin ako'y nagbebenta ng mga noodles eh. Mm-hmm. Merong mga kare-karito na medyo social na noodles. Ginagamit ko silang taga-tinda doon. Ikaw dito, ikaw doon, ikaw dyan. Yan ba, sir, papasok as a kasambahay o dapat papasok na sila as a regular employee? Ang sabi ho ng batas, kasambahay, excluded ho yun. Dahil kung yung kasambahay mismo na hinire mo as kasambahay, i-assign mo sa non-household duties, ibabayaran nyo ng minimum wage. Ayan, maliwanag yun mga kasambahay. Ha? Dapat household duties. Kasi maraming nangyayari yan, Attorney G, sir. No? Halimbawa, kasambahay ka, tapos kapag kami negosyo, o ikaw muna magbantay sa tindahan. Kasama may hardware, for example, doon pinagbabantay, aba, minimum wage, so ang bayad doon. So, dapat dyan, doon sa papasok sa household duties, household na tinatawag. Okay. Sa bagong kasambahay, sa kasambahay lupo na ito, sir, more or less, may oras ba na pinaprescribe minimum na pwede magtrabaho ang isang kasambahay at pwedeng dapat hindi sobra sa ganung oras? Ang sinasabi ho ng batas, pati nung implementing rules, ang kanyang aggregate rest period, makapagpahinga siya sa loob ng 24 na oras, ay 8 oras. 8 oras. Ang pahinga niya. Ang pahinga. So, sa isang buong araw, dapat may 8 oras siya. Oo, napahinga. Yung 8 oras po, sir, kailangan
kailangan tuloy-tuloy. Hindi naman kailangan tuloy-tuloy. Okay. Basta wag lalagpas ng 16 hours yung kanyang total number of work. Oh. Okay. Pero mas ano ho ito dahil dun sa nakaraan, 10 oras lang eh. Dito binago so medyo mas, mahaba. Okay. At the same time, sir, entitled din po ba ang mga kasambahay ng, siyempre yung rest day man lang? Ay, meron po. Sa loob po ng isang linggo, pagkatapos ng 6 na araw na pagtatrabaho, sabi ho ng batas, meron silang isang 24 na oras na tuloy-tuloy na pahinga naman. Ayan, tuloy-tuloy. Hindi po sinabi kung anong araw ito dahil pwede mapagkasunduan naman nila. Yes, sir. Yung kasambahay, sir, gustong, siyempre medyo mataba-bata, gusto mag-aral eh. Mm-hmm. Pwede ba yun na mag-request yung kasambahay na ma'am, baka pwede naman po makapag... Tinatadhana na po ito ng batas na bibigyan natin ng pagkakataon makapag-aral ng vocational up to higher education ang ginagarantiyan ng batas. So, ayusin yung schedule. Ayan. Mm-hmm. At the same time, syempre, ang laging katanungan, magkano na patataga ngayon ang dapat na sweldo ng isang kasambahay na hindi bababa doon, pwedeng tumaas, walang problema. Mas maganda, pero hindi pwedeng bumaba. Magkano na po ba? Ang sinasabi po nitong batas kasambahay sa Metro Manila, ito yung original. Sir, yes, sir. 2,500 per month. Yun ang gross. Tapos pagka mga chartered cities outside Metro Manila, 2,000. Tapos 1,500 ang pinakamababa. Pero, yes, sinasabi po sa batas na ito na ang regional wage board, meron hong otoridad para i-review at itaas yung sweldo. Kaya po sa Metro Manila, ito po ay nasa 3,500 ang pagkakaalam ko ngayon. Pero may informasyon po ako natanggap recently na baka umakyat sa 5,000 pa. And therefore, covered din pala sila nung tinatawag na regional wage board. Covered na ho sila. Dahil dati-dati outside sila sa coverage. Pero sa ilan ng batas na ito, na-cover na ho sila. Ayan. So ibig sabihin, para po maliwanag sa mga nanonood at nakikinig sa atin, kahit po kayo ay kahit po walang batas na magpe-prescribe na from 2.5 originally tapos ngayon 3.5 halimbawa, kahit po walang batas na itataas yun, pwede pong tumaas yun sapagkat sa wage order meron na pong wage order na gagawin ang regional wage board nyo. Halimbawa sa region na yan, depende sa pangangailangan at depende doon sa development doon sa area na yan. Maganda nga po kung magiging 5,000, sir. Oo, di naman ang masama siguro dahil sa taas ng presyo ng bilihin ngayon. Yes, sir. But may piniprescribe po ba kahit yung implementing rules and regulation kung gaano yung halimbawa po, sabi na natin ang sweldo, sir, ay 5,000 sa isang buwan. Paano po ang sweldo kung sa mga ordinaryong empleyado kasi 15-30 meron naman dyan si may sweldo every week may gano'n meron naman monthly na ang sweldo paano po ang sweldohan sa mga kasambahay ayun po sa batas at least once a month isang at beses, least, isang buwan at least pero kung gusto yung dalawang beses wala naman nung masama pero kailangan no isang beses, isang buwan ang pinaka minimum na dapat ibigay yung sweldo. Ako tatanong ko Atty. Jiha, kailangan po ba sir yung kasambahay may sariling kwarto? Ay opo, kailangan i-garantiya yung privacy at hindi siya iniistorbo kapag ay natutulog naman. Yun kasi importante kasi yung iba Atty. Jiha, no, parang dyan ka lang sa labas or walang specific na ano, so dapat pala ginagarantiyan ho sa batas na ito yung privacy ng kasambahay. In fact, hindi po pwede yung inkomunikado, no. Kailangan bigyan siya ng panahon o pagkakataon na makipag-communicate naman. Tama. Pag hindi naman nagtatrabaho. Yes, sir. At the same time, sir, meron din po tayo kasi kung sa ordinaryong batas pang manggagawa, meron sila mga other benefits eh. Yung sa mga ordinaryong mga manggagawa, na andiyan papasok yung sick leave, na andiyan papasok yung may overtime pay. Baka may vacation leave. Ano po ang meron dito sa mga kasambahay na nakalagay sa ating kasambahay doon na para na rin din silang mga ordinaryo mga manggagawa. Marami po. Unang-una ho, sila ho ay entitled sa SSS contribution at membership. Yes, so kapag ang sweldo ho ng kasambahay ay less than 5,000, sagot ho ng employer lahat ng contribution. Hindi na babawasan yung sweldo hindi ng kasambahay. Hindi na babawasan ng kasambahay. Yun na yung mismo magbabayad. Pero kung 5,000 ay nababaho, po pwedeng bawasin yung contribution doon sa kasambahay. Ayan. Sa kanyang sweldo. Dapat naman kasi nga medyo mataas-taas na. Entitled na rin mo sila sa PhilHealth. At yung pag-ibig, huwag kakalimutan. Sabi mo nga eh, laging importanteng papasok ang pag-ibig. Baka makalimutan. At saka doon sa section 25 sa provision na ito, meron ho silang 13th month pay. Mandated ho ito. Kasama na po. Dati-dati ho wala eh. Opo. So kung ang employer ho ayaw magbigay, abay paglabag ho ito sa batas. Opo. So ang 13th month pay ho, yung kanyang sweldo sa 12 buwan divided by 12, yun ang kanyang 13th month pay. So parang
kagaya din po ng regular employee. Ayon sa pag-compute doon sa presidential. At wala rin magbabawal, sir, sa employer, sa amo, yung kung saan nagtatrabaho yung kasambahay, na magbigay din ng bonus. Ay, opo. Yun naman yung akin of liberality. Iba naman po yun, no? Kung gusto pa. Wala naman pong problema doon. At saka meron, no, pag naka-isang taon na, yung kasambahay doon sa employer niya, abay entitled ho siya sa 5 days service incentive leave. Kapag naka-isang taon na. Ang dami pala, no, Attorney G. Maganda rin na malaman nila. Yan, pag naka-isang taon na, entitled na sa 5 days na... Babayaran nyo, nakabakasyon yung kasambahay. Baka gusto nyo naman mag-abroad, may bayad ho yun. Hindi, kasi nga, pumapasok din yung laging issue. Issue yan lagi ni sir, eh. Yung issue rin tungkol nga sa regularization. Diba? So, ano ba dito, sir? Meron din bang pagka makukonsider na ang isang kasambahay ay regular na? O wala? Basta naka one year, entitled na siya sa service incentive. Ang sinasabi ko kasi nung batas, dapat may kontrata sila. Yung duration ng kontrata, depende ho sa mga pagkasunduan. Ngayon, hindi siya magiging regular kung ayaw na. Pero bago naman siya paalisin, sinasabi nung batas, kung wala namang matibay na dahilan, bigyan mo ng notice 5 araw bago mo siya paalisin. Yun magiging tanong ko rin, eh. Yung tungkol sa pagpapaalis at saka yung pag-alis din. Pag umalis naman yung kasambahay dahil talagang nahihirapan na raw siya kunyari maglaba. Paano man hirapan maglaba? May biwasing machine tayo. Hindi daw mahirap magkusot sa loob. Yes, so, yung bang mga ganyang kontrata, sir, sinasabit pa ba yan sa Department of Labor o o talagang ito ay between the employer lang at saka yung kasambahay? Meron po ang Department of Labor na model contract na dapat nating sundan. Pwede yung i-download ito sa website ng Department of Labor and Employment. At pag nag-hire ng kasambahay, dapat i-rehistro ho dun sa Registry of Kasambahay sa barangay. Kaya lang parang hindi lahat ng barangay ay na-inform dito. Hindi aware yung mga ma'am at saka sir tungkol dyan. Paano po kapag yung nagtatrabaho sa bahay ay provided ng isang ahensya? Provided po ng isang ahensya, 'di ba, kalimitan, sir. Hindi naman direct hire, kalimitan. Kung direct hire, kalimitan galing sa probinsya kinukuha. Pero kapag po ang kinuha yun sa isang agency. Ano po ang mag-govern doon? Pareho pa rin po. Yung pa rin ho ang governing law, at ang sinasabi lang ho dito, yung mga ahensya, yung mga nag-deploy ng kasambahay, hindi ho pwede mangumisyon doon sa sweldo ng kasambahay. Nagbabawal po yan. Pero ang employer-employee relationship ay doon ho sa kanyang employer, sa household. Sa household. Hindi ho doon sa agency. Ayun, maliwanag yun. So, paano kita ng agency? Wala ho, pinagbabawal na. Pinagbabawal na. So, more or less, mas maganda na lang na direct na talagang kausap ng direct na kinuha talaga yung tao. Mas maganda yung ganun. Para maiwasan yung mga pangungumisyon nga dahil maliit naman talaga kung tutusin yung sweldo, tas babawasan pa ng komisyon, kawawa naman. Yung edad, may pinag-uusapan ba tayo, sir, sa edad tungkol sa pagiging kasambahay? Meron ako kasi tayong anti-age discrimination law. Pero may sinasabi po yung batas kasambahay na huwag kayong kukuha ng kasambahay na below 15 years old. Dahil maaaring papasok yung anti-child abuse law. 76 naman. So, huwag below 15. At wala rin nagbabawal na kumuha naman na medyo nakatatanda. Depende naman sa inyo. Para bigyan pa rin natin ng opportunity yung ating mga nakatatanda na makapag maging ano pa rin, yung maging productive pa rin buhay nila. Teka, Attorney G, balikan ko lang yung sinabi niyo, sir. Kapag halimbawa ako, yung employer, si ma'am, ayoko na yung kasambahay. Kahit before pa nag-expire yung contract, bibigyan ko siya ng 5 days notice. Para naman makapaghanda siya. Kapag siya naman po yung ayaw, ilang araw ba ang binibigay? 5 days din. Para makapaghanap ako. Ang konsekwenso nito, pag si employer hindi nag-notify, babayaran niya yung huling sweldo plus 15 days salary. Parang indemnity. Plus 15 days. Pag halimbawa, agad-agad gusto ko umalis niya kaagad. Babayaran. Ngayon si kasambahay naman, pagka biglang umalis at hindi nagpaalam, medyo masakit yan. Kailan babawasan naman ng 15 days yung sweldo niya. Alam mo, ang kalimitan naman talaga, maliban doon sa sinasabi, at yung mga sinasabi ni sir, yan talaga yung lahat na nangyayari. Yung talagang problema kasi, kalimitan, yung sa pagtatrabaho, sa oras ng pagtatrabaho. Kasi talagang yung iba, gising na ng alas 3 na madaling araw, lalo't may mga pumapasok na mga bata. Tapos gising na ng madaling araw hanggang gabi. Tapos gising pa ng alauna kasi wala pa si sir. Gising na ganun.
Wala namang overtime pay. Wala pong overtime pay. Basta ang sinasabi lamang, meron naman siyang rest period. Mm-hmm. Yung lang hindi humaliwala. Ang problema kasi, sir, kapag ka nag-alisa na yung mga sina ma'am, si sir, pati yung mga bata, supposedly, pero patuloy pa rin. Yung mga maglalaba, maglilinis yung mga iniwanan ng kalat na madudumi. Teka muna, may text muna tayo kaagad. Wala kay Texter Elena. Tanong lang po, kailan po ba dapat naka-enroll na sa mga benefits ng kasambahay? Paano po kung mag-isang taon na namamasukan pero halos 2 buwan pa lang po na nakapag-register sa SSS, PhilHealth? Required po ba ang amo na itama yon at bayaran ng mga unang buwan na di na irehistro? Tama po yon. The moment na in-engage ninyo ang serbisyo ng kasambahay, dapat irehistro nyo kaagad. Mm-hmm. At ipaghulog kaagad. Ayun. Okay. At yung bagay na yan, kahit naman hindi kasama doon sa kontrata dahil may batas naman. Opo. May implementing rules and regulation naman. So but, talagang automatic yun. Mandatory ho ito. Mandatory. And pwede rin naman, sir, especially sa mga ilang, lalo sa mga probinsya, hindi naman uso. Pwede rin naman walang kontrata. Mm-hmm. Pwede naman. No, kaya lang sa tingin ko, mas safe itong kasambahay kung may kontrata. Mm-hmm. At may pro forma contract naman na binibigay. Pwede naman i-download. Ayun naman pala. Mm-hmm. Downloadable naman pala. Susupplyan nyo naman ng mga detalye. Mm-hmm. Mm-hmm. Kapag kami reklamo po ba yung isang kasambahay patungkol sa kontrata, mm-hmm, patungkol sa oras ng trabaho, lahat-lahat. Mm-hmm. Pag kontrata ang pinag-uusapan, may jurisdiction ba ang Department of Labor o dapat pumunta ka na kaagad directly sa isang korte? Ah, hindi po. Ito ho ay sa regional office ng Department of Labor. Mm-hmm. Lahat ng issue, labor-related issue sa kasambahay. Mm-hmm. Pero na lamang, kung minamaltrato yung kasambahay, pwede yung dumiretso sa barangay na kaagad yun. Mm-hmm. Yung problema, yung pagmamaltrato. Opo. Yung pagmamaltrato, hindi Department of Labor yun. Hindi po. Pero pwede rin nung asistihan ng Department of Labor para ma-file yung reklamo sa mga tamang otoridad. Ayan. Ako, taga muna ba kasambahay? At umiinit po ang ating talak. Ayan, humahaba at lumalawak. Pero magbabalik po kami, wag po kaya alis ha, sa Huntahang Ligal. Nagpapatuloy po ang ating talakayan patungkol sa RA 10361 o Kasambahay Law. Kasama pa rin natin si Dean Cecilio Duka. Paano naman, sir, kapag meron kasi mga naamo, kung una, hindi man lang pinapakain ng sapat yung mga kasambahay. Mm-hmm. Ano ba ang nakalagay talaga sa batas patungkol sa yung kung gaano ba kalimit na dapat pinapakain yung mga kasambahay natin? Maliwanag po ang sinasabi ng probisyon ng batas na dapat at least adequate meals a day. 3 adequate meals a day. At yung meals na yan, hindi dapat siyang deductible doon sa sweldo pa. Ito ay sagot ng employer. In fact, pati yung medical attendance, no, attention doon sa kasambahay, ay sagot ho ito ng employer. Mm-hmm. So pag nagkasakit po si kasambahay sagot during the duration of... Mm-hmm. Okay. Si Inday ba at saka si Dong ay pwedeng gumamit ng cellphone. Mm-hmm. Ay, pwede naman kung hindi nagtatrabaho. Mm-hmm. Lalo si Sir Angkatext. hindi pwedeng i-deprive ng outside communication. Bawal yung incommunicado. Yung binabagit nyo nga kanina. At the same time, sir, okay, mag-a-hire ngayon ng mga kasambahay. Yung bang mismong employer ay pwedeng, ano mga requirements? Anong pwedeng mga requirements na pwede niyang hingin sa isang kasambahay? Meron doon tayong mga mandatory pre-employment requirements, sabi ng Section 12. Dapat doon merong NBI clearance, police clearance, barangay clearance, medical certificate galing doon sa public doctor, at yung proof of identity. Opo. Kung wala ho siyang birth certificate, passport o ano man na makapag-identify sa kanya, kasi ho sa karanasan natin dito at nababalita naman, nag-hire ng kasambahay. Mm-hmm. Galing pa nga sa agency. Mm-hmm. Matapos ho yung 3 araw, nawala yung mga gamit ni ma'am, nawala yung mga alahas, pati si sir nawala. Yun ang pinaka-importante. Teka muna, sir. Ha? Sabi nyo nga kanina, sige, dapat regular yung pagpapasweldo rin. Mm-hmm. Kahit sa ordinaryong paggawa kasi, merong mga tinatawag na, ito yung may tinatawag na mga authorized deductions. Opo. Yung mga pwedeng bawasin naman. Mm-hmm. Maliba doon sa nabanggit, ano pa mga pwedeng bawasin doon sa compensation na binibigay natin sa ating mga kasambahay? Yung mga legal lang po, yung SSS, PhilHealth, pag-ibig. Pero ang rule ho natin dito, kapag sweldo ng kasambahay ay mababa sa 5,000, sagot lahat yon ng employer. Mm. Ngayon, may rent, rent. Magre-rent ka pa dyan sa kwarto mo, baka may ganun pa. Bawal ho yun. Or baka sabihin kasi yung halimbawa, Sir Attorney Gino, yung
compensation sinasabi o kasama na dyan food allowance mo, bumili ka ng food ay, dyan. So, hindi pwede. Hindi po, sagot po nila yung gasto sa pagkain. Paano po yun, sir? Ha? Minsan, hindi ko naman ano, pero nababalitaan ko yung iba. Halimbawa, iba yung pagkain ng kasambahay. Okay lang ba yun, sir? Okay naman. No? Kaya lang dapat makataon naman yung pagkain at hindi tira-tira. Mawawa naman kayo. Mawawa naman. Kasi pagod na nga yun. Sa tsaka tatandaan nyo, sila nagluluto ng mga pagkain. Ay, hindi ko alam. Isang question mabilis. Sabi niya, question lang po, Atty. M. Ayan, yung hulog po ba sa mga benefits, 50-50 rin po ba? Hating employer at katulong. Ah, nasagot na po. Ito, sir. Ganito lang po yan. Pag more than 5,000, yung usual ng computation, halimbawa sa SSS, ang pagkakaalam mo natin dyan, 1/3 galing sa sweldo ng employee at 2/3 galing doon kay employer. So yun ho ang rule pa rin natin dyan. Paano, sir, yung may mga, lalo pa yung mga nanggagaling sa probinsya, opo, meron po kasi kapag ka, kinuha mo, nagpapa-advance. Ay, oh, na, nagpapa-advance ng nagpapa-advance ng sweldo. Kaya para may maiwan sa pamilya. Mm-hmm. Paano po ang, yan ba dapat mako-cover pa rin ng isang agreement ng kontrata mismo o dapat merong loan agreement sa ganyan? Dapat po nakasama na yun doon sa kontrata at ang sinasabi po dito, hindi po pwede na i-deprive natin yung kasambahay na umalis na hindi pa nakababayad. Ang sabi ho doon ay yung bandage na tinatawag ay bawal. Bawal. So kung nag-advance kayo at umayaw na yung kasambahay, hindi ho natin po pwedeng pagbawalan na umalis. Kailangan magtrabaho ka pa. Dahil hindi pa siya bayad. Dahil death bandage ho ang tawag. Pinagbabawal ho yun. So paano siya makababayad? Abay. At saka hindi, technically siya. Iway na lang. At saka technically, at your own risk na yun. Kumbaga, sa ano yun nga yung panghikayat mo kung paano mo nakuha yung kasambahay, hindi mo tinrit na maayos eh. Na talaga nga alisan ka talaga niyan. Diba? Siguro para sa'yo, pumingin lang kayong tatlong hibla ng buhok. Ito pa, sir. Ayan. Attorney, meron sa haman. Required po ba dapat na may uniform ang kasambahay? Ay, hindi naman no. Kaya lang, syempre, yung mga wala naman yung pagbabawal, pati hindi naman ho required na may uniform talaga. Depende na kay employer yan. Meron pa tayong isang text mula kay Aling Zenny ng Makati. Ayan, ang tanong po ni Texter Zenny. Good day yan po. Trabaho po ko po ang mag-manage ng mga tirahan ng diplomats. May mga kinukuha po ako mga tagalinis ng mga bahay nila. Binabayaran ako ng diplomats at ako ang nagbabayad sa mga tagalinis. Once a week ang paglilinis kapag wala ang diplomat, habang 2 to 3 times naman kapag nandito sila sa bansa. Ang tanong ko po ay, saklaw po ba ang kabuuan ng kasambahay lo? Ay, hindi po. Sa ganyang sitwasyon, yan ho ay mga regular employees ninyo. Dahil parang kayo ay contractor eh. Contractor ho ang lalabas yan at hindi kasambahay. Hindi kasambahay. Parang may pool siya of people na yun yung pinapatawag niya. Yung sir, ano, pag-require sa mga kasambahay, dapat may deposit ka. Kasi baka biglang may mabasag ka dito eh. O kaya baka dapat biglang may mawala dito, at least may bond o may deposit. Pinagbabawal po ito ng batas mismo. Bawal ho yung deposit for loss or damage, hindi katulad sa ibang uri ng trabaho. Ayun. Attorney G, sir, yung kanina yung sa pag-alis, pwede po ba kasi nangyayari no pag halimbawa alis, i-check ko lahat ng gamit mo, titingnan ko kung okay lang po ba yun, sir? Pwede naman ho, pero kung ayaw nung kasambahay, hindi ho natin pwedeng pilitin dahil may right to privacy rin ho ang mga kasambahay. Okay. Paano kung yung religion noong kasambahay ay iba doon sa relihiyon ng pinagtatrabahuhan niya? Paano, sir, yung ganun? Binibigyan din ba siya ng karapatan sa batas natin? Napapractice man lang yung kanyang religion. Ayun po, bawal po yung pagbawalan ng kanyang religious practices. At in fact, yun yung kanyang day off, rest day, ay itataon ho natin sa inire-require ng kanyang reliyon. So, dapat i-consider po talaga. Opo, isa ho yun sa mga major considerations sa pag-fix ng day off niya. Katulad kanina, nabanggit nyo rin yung tungkol sa sweldo, dapat regular at the same. Paano, kinakailangan ba sa na may payslip sa ganyan? Inire-require ho na may payslip. At hahawakan po ito ng employer habang empleyado niya yung kasambahay. At pag natapos na yung kanyang employment-employee relationship, ay hawakan niya pa ho yung payslip hanggang sa 3 taon. Kasi baka magkaroon ho na reklamo na sabihin ng kasambahay, hindi ako binayaran ng minimum wage, at least may ebidensya siya. So para din po sa protection. O protection ng employer. Bakit ito 3 taon? Kasi sa labor code, 3 taon ang prescription ng lahat ng money claims. Si Jong, ano ko to? Kasambahay ko. Uh-huh. Nagkataon, ako'y nagagawa at nagtitinda ng hopya. Sabi ko kay Jong,
Kumikita ka naman ngayong buwan ito, bumili ka dito sa Hopia, sa akin. Pwede ba yun? Pinagbabawal din po yung pag-control kung paano i-dispose nung kasambahay yung kanyang sweldo. Mm-hmm. Bahala po siyang kanina ibigay, kahit sa driver, sa ardinero, wala ko tayong problema doon. Basta wag niya i-compel kung paano gagastusin. Kung paano gagastusin, yung kinikita. Wala na siyang pakialam kung saan. Sipin mo, nagpasweldo ka na, kinocompel mo pa. Kailangan dito ka bumili sa akin ng ganito. Pinagkakitaan pa yung kasambahay talaga naman. Kay Ma'am Iris mula sa Facebook. Ayan, ang tanong po ni Iris, entitled din po ba sa separation pay ang mga kasambahay? Paano po kung 6 months na nakaalis sa amo pero wala kahit anong nakuha at wala ding benefits? May habol pa po ba? Masakit po talaga ang paghihiwalay, pero pagkaganyan, no, walang separation pay kasi nakalagay sa batas eh. So napagkakasunduan naman siguro sa kontrata, mm-hmm, pero wala ho talagang sinasabing separation pay. Mm-hmm. Yung last salary niya lang. Mm-hmm. Okay. Yung last salary. Mm-hmm. Pero sir, paano yung mga dami namin nare-report din? At ito eh, naku, yung mga kakilala pang tao. Yung naaabuso ba physically? Yung sinasaktan. Mga kasambahay, paano yung proteksyon na ina-afford ng ating batas, mm-hmm, doon sa mga kasambahay na gano'n, na nasasaktan physically, mm-hmm, emotionally, mentally, ng mga amo po nila? Dalawang bagay ho ito. Una, pwede ho silang magreklamo sa barangay o sa pulis na sila ay inaabuso dahil bawal po ito. Mm-hmm. At may criminal liability ho ang employer. Pangalawa, isa ho ito sa mga dahilan para i-preterminate nila yung kontrata. Mm-hmm. Kahit siguro nakakadalawang buwan pa lang siya pero sinasaktan, mm-hmm, na siya, pwede na ho siyang umalis kahit walang paalam. Mm-hmm. Basta ma-establish lang yung katotohanan na talagang may pananakit at may pag-abuso sa kanyang karapatan. Mm-hmm. Ano-ano ba yung mga pag-abuso na pwedeng na mismo nilagay sa batas na pwedeng maisakatupar, magawa ng employer sa kanyang kasambahay. Yung pag-inflict ng physical injury, yung verbal or emotional abuse, yun pong dinideprive siya ng kanyang karapatan at mga pagkain, yung nagkaroon ng disease na yung employer at nahawa yung kasambahay. So yun po ay isa sa kasama sa mga kadahilanan na i-preterminate ng kasambahay yung kontrata. Kontrata. Ito pa, mula kay Texter Tessie. Ayan, tanong po ni Texter Tessie, magandang umaga po. Itatanong ko po ang tungkol sa 13th month pay. Noong October 3 ay pumasok ako sa amo ko. Ipinasok ako ng kaibigan ng tita ko na kasambahay din dito. Totoo po ba na wala pa akong karapatan na mabigyan ng 13th month pay dahil bago pa ako sa trabaho? Salamat po sa inyo. Hindi po totoo yun. Dahil ayon po sa batas, kapag nagtrabaho kayo kahit isang buwan lang sa loob ng 12 buwan o isang taon, entitled ho kayo sa 13th month pay. So kung October ho pumasok, tatlong buwan divided by 12, yun yung kanyang 13th hindi month mo pa rin, pay. Yan pa rin yung 13th month pay lo natin. Entitled pa rin. Yung tinatadhana ng batas natin. Batas talaga yan. Pero kumbaga hindi lang po buo, prorated. Kung kailan ka nagsimula, kumbaga diba, sabi niyo sir, so kung October divided by 12 yung sweldo. Kaya mas maliit yun. Kunwari nagkaroon ng yung nga, hindi pagkakaunawan, strained relation, na-terminate, pre-terminate yung kontrata, umalis ka agad ang kasambahay. Yung kasambahay, sir, kahit na medyo nagkasamaan sila ng loob ng kanyang amo, pwede bang humingi ng employment certification? Kasi, syempre, mag-a-apply din sa ibang trabaho Pwede ba? Pwede bang itanggi yan ng employee? Galit ako sa iyo. Hindi po. Nakalagay po doon na 5 araw magmula doon sa kanyang pag-request, dapat issuehan siya ng employment certificate. Regardless kung ano man nangyari. Kahit ano man, kailangan niya kasi, sir. No? Kasi ang pinatutunayan nito, nagtrabaho. Mm-hmm. Lagyan mo na siguro, hindi kami nagkasundo. Dahil mas maganda siya sa akin. Pero isa pa rin sa, alam nyo, isa rin sa isang katotohanan din, lalo't kasambahay, hindi siya tinatakot natin, ano po. Mm-hmm. At medyo pangit nga rin, pero yun po yung batas kasi natin, na kapag kasambahay, tapos minawala, at na ikaw yung pinagbibintangan, qualified yun eh. Qualified ang dating eh, dahil nga sa may trust, may and trust confidence eh. At pag-qualified kasi non-bailable. Non-bailable. Aminin natin, minsan nagagamit yun. Ganti minsan ng employer yun eh. Ganti minsan ng employer, nagagamit yun. Hindi lang naman yung ginagamit sa mga kasambahay, kung hindi sa ordinaryong employer-employer relationship. Laging ang qualified theft. Qualified theft. Pag minawala na, qualified theft, non-bailable. Kaawa-awa. Pamimerwisyo ho ito sa mga empleyado. Sir, paano kung halimbawa, kasi yung tanong niyo po kanina, Attorney G, di ba, halimbawa, pina-advance, tapos aalis na, hindi na siya marirequire na magbayad po. Paano po kung halimbawa, may nakuhang gamit, tapos, pero anyway, pinatawad pa rin siya, pinakontinue siya, pwedeng sabihin na, wala ka mo ng sweldo ng 3 months para mabayaran mo yung kinuha mo, okay lang po ba
agreement. Nasa agreement po nila, pero legally, bawal ito pag tumanggi ang kasambahay. Mm. Dapat to bawal ang deduction sa salary. Eh si Dong, sir, pinag-aral ng kanyang amo sa mag-massage. Kasi para naman marunong din mag-massage sa akin. Mm-hmm. O, di ba? Tapos, nung pinag-aral, siyempre, ang nagbabayad si employer. Mm-hmm. Pwede bang patanggal ni employer? Pwede bang pakaltas ni employer yon doon sa kanyang sa sweldo nung kanyang kasambahay? Eh, nasa arrangement to nila. Pero basically, ang general rule, bawal. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya lang napapag-agrihan naman, no? Kasi gagastos ka naman, eh. Oo. Tsaka yun na nga, iba-iba rin naman yung merong additional skills. Dahil magagamit po rin yun. Kunwari, umalis ka sa pinagtatrabaho mo ngayon, magagamit mo rin. Eh, pero kung halimbawa, Attorney Gis, halimbawa, pinag-aral ni employer, pero kailangan mag-stay ka dito after 5 years pagka-graduate mo. Okay, na pagkakasunduan ho nila. Pwede masama sa kontrata. Pwede yun. Pwede ho. So, hindi pinagbabawal yung gano'n. Hindi naman po, kasi kung consensual man, pareho silang pumayag, wala tayong problema doon. Pero siguro din, maganda rin na liliwanagan natin. Merong una may pro forma, pwede i-download na kontrata. Kontrata. Pero maganda rin po yung kontrata na ipapaliwanag sa kasambahay. Para alam din po. Lalo na yung kasambahay ay, sabihin na natin sir, na hindi nakapag-aral. Magandang naunawaan para po naiiwasan din yung hindi pagkakaunawaan. Baka sabihin, nakalagay po sa kontrata natin yan. Yan po yung pagkakaalam ko. Wala naman pala. Kaya po nire-require ng batas na yung kontrata ay nakasulat sa lingwahe na nauunawaan ng magkabilang panig. So, maliban doon sa nabanggit nyo na kanina, paano pagka meron silang hidwaan, so hindi naman pwedeng hindi sa barangay na daanin kung hindi pwedeng pumunta na sa Department of Labor kaagad. Pwede naman po. Pwede naman, no. Kasi meron naman po tayong mandatory conciliation. Eh. Mm-hmm. Ayun. Ayan. Kay mula Texter naman Pam. Kay Texter Pam. Kasambahay po ako galing sa agency. Pagkatapos ng 3 buwan ay na-pull out po ako sa amo ko at pinalitan ng iba. Malakas po sa agency ang ipinalit sa akin. Wala po akong trabaho ngayon. Pwede po ba akong magreklamo sa labor? Pwede po, para makita natin kung ano talaga yung nakalagay sa inyong kontrata. Mm-hmm. Kasi ang kontrata ang governing rule natin dito. Yung po bang batas natin sa yung kasambahay law, halimbawa may violation doon sa mga provision na nabanggit nyo, doon sa mga piniprescribe ng mga minimum requirements, standards, May ano ba yan? May pagkakakulong o meron ano bang penalty or whatever? Ang penalty lamang po ay pagmumulta ng 10,000 to 40,000 pesos. Mm-hmm. Pero without prejudice without pagpapailo ng appropriate civil or criminal cases. Ayun. Mm-hmm. Iba pa yon. Iba pa po. So 10 to 40,000 ang range po. Opo. Dapat nga tinataasan pa. Oo nga po. Dapat magkaroon ng amendment. Madami dapat pagtaas pa. Kasi para mas may ano din po. May takot yung employer. Ako gusto ko itong itanong. Hindi ko alam kung na-cover ito ng batas o baka may mga ibang decision ng Supreme Court. Paano kung yung kasambahay ay maisasama ng employer sa abroad. Mm-hmm. Halimbawa, hindi dahil sa pag-visit lang. Apo. Kung hindi doon na magtatrabaho, makokover pa rin ba? Makokover pa rin ba yung kasambahay noong batas natin considering na doon siya magtatrabaho abroad? For example, sir, yung kasing employer niya, isang taon na madidestino doon. So, kasama siya isang taon doon. Ang tingin ko, hindi napapasok yung batas kasambahay. Mm-hmm. Yung batas na natin sa OFW ang papasok doon. Kasi considered na siya as overseas Filipino worker. Ayun. And therefore, pagka ganun po, huwag nyo naman i-stick doon sa 3-5. Huwag nyo naman i-stick doon sa 5,000. Kawawa naman. Bakit hindi lang yung bigla na lang napunta doon sa sa ibang bansa na pagkamahal-mahal din naman ng mga biliin. Ayan. May mga tanong pa, Attorney G. Tapusin natin. Mula kay Texter Zaldi of Quezon Province. Magandang araw po. Ang asawa ko ay kasambahay sa Maynila noon pang Mayo 2018. Pinapauwi ko na po siya dahil nagkaroon ng sakit ang isang anak namin. Ayaw po pumayag ng amo niya. Karapatan po ba ng amo niya? Napigilan ng kasambahay kapag gusto na niyang umalis. Wala naman po silang kontrata. Ayan. Wala pong karapatan ang amo na pigilan ng kasambahay kung talagang ayaw na. Ang kasambahay po, dapat magbigay lang siya ng 5 araw na notice sa employer at wala akong karapatan, napigilan talaga. Ako sa naniniwala ako, minsan kasi may mga takot . Meron ganun. Doon sa OFW natin, di ba, kinukuha nga yung mga passport. Bawal po yun. Bawal na bawal yun. Pero maliban dyan, siguro isa sa kinakatakot talaga, baka kasi kasuhan ako ni sir . Ni ma'am baka palabasin, nagnakaw ako, minuwawala. Minsan may takot na ganun . Di ba? So maganda rin yung sinasabi ni sir, magpaalam na lang, magbigay mismo yun ng grace period. O kaya siguro po,
kayo pong naandyan sa probinsya, ihanap nyo po lang pamalit. Nang pwede pampalit para naman pampakumpiyansa na rin doon sa pinagtatrabuhan na meron naman po ako ipapalit na isang pamangkin o pinsan o kamag-anak ko. Pero kung ayaw ho talaga, sumulat to doon sa employer. Pag ayaw pa rin, dali nyo sa barangay. Kasi po pwede naman ho yan. Or sa Department of Labor. Ayan. Isa pang question. Mula kay Nadia via Facebook, iba po ba yung batas na sumasakop sa mga kasambahay na nag-OFW? Iba po yun. Kasi ho, kahit kasambahay ang trabaho pero nasa abroad, may batas ho tayo dyan yung Migrant Workers and Overseas Filipinos. At mas mahigpit yun. Mas mahigpit po. Mas iba yun. At saka doon may papasok talaga, lalo-lalo na, sabi nga ni Sir, dito, although merong regulasyon ang mga private employment agency, yung PEA na tinatawag, pero doon, may illegal recruitment ka talaga, makakasuhan ka ng sobra-sobra doon. May pagkakulong ho. Ayan. Mula kay Texter LC, 12 years na po ako sa amo ko. Kapag umalis po ba ako, may separation pay akong matatanggap. Ang general rule po, wala. Depende sa nakalagay sa inyong kontrata. Pero sa batas, wala po. Ayan. Ito mula kay Texter 9877. Good AM, good morning. Ako po ay nagtatrabaho bilang housekeeper sa isang eskwelahan. 12 hours po ang pasok namin. 6:15 AM ang in, 7:45 ang out. Ang kasama ko po ay biglang tinanggal dahil napag-initan. 2 years na po siya sa work. Gwardiya na, housekeeper pa. Siya po ay balo na rin katulad ko. Tama po ba ang pagkakatanggal sa kanya? Yung po ba, sir, bago kayo makasagot, sir, pasensya na. Yan ba ay considered siya as kasambahay? Considering nagtatrabaho siya sa isang eskwelahan. Ako. Tingin ko, hindi papasok yung batas kasambahay, kundi yung ordinaryong batas sa paggawa. So kung sa tingin nyo, illegal yung pagtanggal, ay pumunta ko sa Department of Labor at mag-file ng kasong illegal dismissal dito sa NLRC naman. Yun nga yung binabanggit natin na minsan kasi napakanipis nung distinction na pwedeng sabihin kasambahay, ay hindi ka kasambahay, dito ako. Ikaw ay ordinaryong empleyado o kaya ikaw ay seasonal lang o kaya isang pertawag ka lang. Minsan napakanipis kasi ang tawag lagi natin hindi taga-luto kasi yan doon sa paaralan And therefore, ang considered siya as kasambahay. Hindi po. So hindi sa case, household. Hindi. Kasi ang sinasabi nga po ni Sir, dapat household. Ayan. Ito mula kay last na talaga. Mula kay Texter 7483. Pwede po bang ireklamo ang amo na tira-tirang pagkain ang pinapakain sa kasambahay? Magkaiba po ng reliyon ng kasambahay at ang amo na sa tingin ko ay kadahilanan ng gantong pagturing. Salamat po sa Diyos. Tingin ko po, regardless of religion, dapat maging mabait tayo sa ating kapwa. So lalo na tinutulungan kayo sa bahay, binabayaran nyo, pero maging mabait po tayo na kung ano yung kinakain natin, yun din na ibigay natin sa kasya. At saka, although hindi po piniprescribe ng batas na kinakailan ko anong kinakain ng employer, yung kinakailan ng kasambahay, pero sinasabi, tatlong beses pa kakainin. Opo. At dapat ay sufficient at substantial naman yung meal. Pero yung tungkol sa distinction, ay tama si Sir doon. Hindi na yung kinakailangan i-cover ng batas. Kinakailangan yun ay parte na lang ng pakikisama. Opo, pakikisama. Natutuwa tayo dahil sobrang dami ng nanonood pala natin mga kasambahay. Ha? Sobrang dami. Na marami pang katanungan. Yung religion, hindi po dapat yun na maging... Hindi yung issue dapat. Hindi dapat issue yun. In the first place, kinuha nyo yan. Alam nyong hindi mukha ka-religion. Di ba? So, ituri lang natin na dahil ang hirap po maging kasambahay talaga sa totoo lang. Considering na ganun kaliit ang kinikita pati na... Ang paghahanap daw ng isang kasambahay, parang paghanap ng tunay na pag-ibig. Ayan, sabi ko na nga ba. Ang hirap matagpuan. Oo. Pero pag nagkaroon na, bigla kang lang iiwan kahit walang dahilan. Madami pa, napakarami pa raw pong katanungan. Yan na pumapasok. Sa susunod na lang po ulit. Si Dean ba naman ang guest? Kaya nga talaga. Ayan, maraming salamat po kay Dean Cecilio Duka. Talagang yun yung ating regular candle. Nagpapasalamat talaga tayo kay Dean dahil sa kanyang yung kaalaman at yung mga experience yan, nagkakaroon tuloy ng at to sa mga iba pa may mga katanungan sa batas paggawa, hindi lamang po sa kasambahay, sa mga susunod na panahon at iistorbohin muli natin si Dean Duka. Parting words, Attorney M. Malapit na po magpasukan yung mga estudyante ko po, mag-aral kayo, magkita-kita po tayo. Dahil pasukan na po dapat kahapon, yung pong mga nasa College of Law, hindi nga lang po. Na-suspend. At doon po naman sa mga kabataan na nasa bahay, ha? Yung mga nasa bahay, ito yung ating paalala lang. Kahit kayo nasa bahay,
ay huwag niyo pong kalilimutan na lagi mag-aaral, magbabasa-basa pa rin. Pero bago ako mabilis sa mabilis, bibigyan ko ng pagkakataon si Dina, batiin ang kanyang minamahal, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pamilya. Maraming salamat po sa pag-imbita dito at minabati ko yung aking may bahay, nag-iisa lang naman ho yan, si Carol at yung aming mga anak, nanonood yata sila ngayon sa Facebook. Yung mga estudyante ko sa University, pamantasan ng lungsod ng Maynila at hindi tayo nagkita nung Monday. Yes, sir, opo. Sa San Sebastian, sa Arellano at of course yung akin pong University of Makati, yung mga kasamahan ho natin dyan. Magandang umaga sa inyo lahat. Dahil sinabi ng pag-ibig ni sir, pag hindi mo ko binate, wala kang pag-ibig na dadatnan. Hindi ka makakakain ng masarap. Kaya kinakain ng matiyan. Maraming salamat po mga kasabay sa inyong patuloy na pagtangkilik dito po sa inyong programa. Lagi niyo pong tatandaan, sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na po ang UNTV News Break. Maraming salamat po.